السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ang tatalakayin natin ngayon, mga kapatid sa Islam, ang pagkakaiba ng mga o ang pagkakaiba ng mga gawaing haram, yung mga taong gumagawa ng haram ng lihim at mga taong gumagawa ng haram, mga ipinagbabawal na hayag. Ano yung parusa na nakaakibat sa mga taong sumusuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng hayagan at mga taong sumusuway sa kanya ng palihim? Ito yung tatalakayin natin ngayon, inshallah Subhanahu wa Ta'ala. At sa mga nanonood na ngayon, ibahagi po natin ang video na ito, i-share natin upang makapulot tayo ng aral sa ating tatalakayin. At gayon din mga kapatid, tatalakayin din natin sila ng mga tao na nagkwikwento o ikinukwento nila, isinasalaysay nila ang kanilang mga nagawang kasalanan. Ano po? Inshallah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung tatalakay natin ngayon. Ang una, babanggitin natin ang hadith. Ito ay hadith ni Thawban. Ayon kay Thawban, ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amthali jibali tihamatin bidan. فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ito yung unang hadith. Nakakatakot po ito. Nakakatakot na hadith. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Thawban, katotohanan, sasabihan ko ang aking mga umma, ano po, ibabalita ko sa aking mga tagasunod, mayroon sa aking mga umma, ibig sabihin hindi lahat, mayroon sa aking mga tagasunod sa yawmal qiyama, sa araw ng paghuhukom, ano yung mangyayari? Mayroon sila daladalang mga kabutihan na singlaki ng bundok. Napakalaking kabutihan. Napakarami nila nagawang kabutihan. Ano po? Andyan yung mga sala, andyan yung pag-aayuno, andyan yung hajj, andyan yung sadaka, yung zaka. Napakalaking kabut, napakaraming kabutihan ang nagawa nila. Kaya sa yawmul kiyama, malabunduki na kabutihan ang mayroon sila, ang daladala nila. Ngunit, ito yung kasunod ng hadith. Fayaja'alullahu azza wa jal habaan manthura. Gagawin ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na parang alikabok, nahanginin, na maglalaho. Isipin nyo yun, bundok, malabundukin. Kapag ikaw ay nandirito sa Saudi Arabia, kapag makita mo yung bundok sa Madina, yung Jabal al-Uhud, napakalaki niya, hindi po ba? O yung pinakamalaking bundok, ilarawan natin sa ating isipan, gaano ang pinakamalaking bundok na ating nakita, o pinakamalaking bundok dito sa mundo, mas malaki pa dyan sa kabilang buhay ang iyong, ang iyong kabutihan, ang baon ng isang mu'min. Ngunit, isang kisap mata, ito ay magiging alikabok, na hanginin, na parang hinangin, na nawala, maglalaho. Anong dahilan mga kapatid sa Islam? Ito. Ang sabi ni Thawban, Ya Rasulullah, sifhum lana. Sabihin mo sa amin yung mga tao na yon. Ito na. Sifhum lana. Ano yung mga katangian nila o sugo ni Allah? Yung katangian ng mga tao na yon. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat hindi ito alam ng mga sahaba, ganito ang katangian ng mga tao na naghahanap ng kaalaman. Kapag hindi mo alam ang isang bagay, magtanong ka kagad. Katulad ng ginagawa ng mga sahaba. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillahi intahakuha." Nakakatakot. Ayon sa pinakamalapit itong kaulugan, sila ay inyong mga kapatid. Kapatid sa Islam. Ano po? Kalahi. Wamin jildatikum, mula sa inyong mga angkan, mula sa inyong mga pinagmulan sa atin. Ibig sabihin, sila yung mga Muslim. Nagsasabi sila ng La ilaha illallah at nagsasabi ng Muhammad Rasulullah. Ngunit, kasunod ng hadith, wayakuduna minal layl, sila ay nagsasala rin sa gabi. Ibig sabihin, nagtatahadyo din sila sa gabi. Gumagawa rin sila ng kabutihan. Ngunit, eto na. Walakinnahum akawamun idha khalaw bimaharimila intahakuha. Ngunit kapag sila ay nag-iisa na lamang, walang nakakita sila, walang nakakita sa kanila. Sabihin natin, grupo sila. Hindi ibig sabihin ito mga kapatid, kapag nag-iisa lamang siya, halimbawa nag-cellphone siya, nanonood siya ng haram, o tumitingin ng mga ipinagbabawal, nakikinig ng mga haram, hindi po. Ang pakahulugan ng hadith na ito, kahit grupo po kayo, kahit grupo sila, at kapag malayo na sila sa mata ng mga kapatirang Muslim, ibig sabihin, malayo sila o malayo sila sa lugar ng mga Muslim, ano yung ginagawa nila? Sila po ay gumagawa na ng haram. Gumagawa na sila ng haram. Ito yung parusa mga kapatid.
Nakakatakot. Isipin mo, sa kabilang buhay, isang bundok na kabutihan ang meron ka. Meron kang baon na isang bundok, malabunduking kabutihan. Ngunit sa kabilang buhay, maglalaho ito biglaan na parang alikabok. Isang kisap matad. Anong dahilan? Dahil kapag nag-iisa si fulan, o malayo sila, gumagawa na sila ng mga ipinagbabawal. At ang tinutukoy rito, mga kapatid, yung mga munafik, yung mga hipokrito, na ang kanilang mga panglabas ay mabuti. Mabuti sila sa panlabas. Ngunit kapag sila ay nag-iisa, gumagawa na sila ng haram, at lahat ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa nila at sumusuway na sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin kay Allah na nawa ilayo niya tayo sa mga ganitong uri ng katangian. Ang pangalawang hadith, ito rin inakakatakot. Ayon kay Abu Huraira radiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Ang lahat ng aking tagasunod, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang lahat ng aking mga tagasunod, sila ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay kabilang sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papatawarin ang iyong kasalanan. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafur, Ghafur, Al-Ghaffar, siya ay mahabagin, mapagpatawad, maawain. Yan ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng tagasunod naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay papatawarin. Maliban na lamang illal mujahirin. Sino? Maliban sa kanilang mga gumagawa ng kasalanan ng hayagan. Hayagang gumawa ng kasalanan. Hindi nahihiya sa mga tao. Ano yung halimbawa nito? Yung pag-inom ng alak ng lantaran, yung paninigarilyo ng lantaran, ano po? At yung pagsusugal ng lantaran, ito yung mga nakikita sila ng mga tao at hindi nahihiya. Kung sino-sino yung babae, pagsusugal, na nakikita ng mga tao, wala siyang pakialam dito. Kaya, hindi sila papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, pinagmamalaki nila ang kanilang kasalanan. Pinagmamalaki nila ang kanilang mga kasalanan. At ang tinutukoy rito yung mga Muslim, ano, sa hadith na ito. Wa inna minal mujahara, at kabilang sa mga paghahayag ng kasalanan, eto, nakakatakot din ito mga kapatid, ha? Yung mga taong mahilig magkwento ng kasalanan, mag-ingat po kayo. Ang sabi rito, kabilang sa mga paghahayag ng kasalanan, an ya'mala rajulu bil-layl, ang gagawa ng kasalanan ng isang lalaki sa gabi, bil-layl, amalan thumma yusbih, at sa umaga, pinagtakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kada satarahu Allah alay. Gumawa siya ng kasalanan kagabi, pagsuway, at pinagtakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pinagtakpan? Hindi na ito nalaman ng mga tao yung ginawa niyang kasalanan. Hindi nalaman ng mga tao. Ngunit, ano yung kasunod? Samantalang ang lalaking ito, pinagtakpan na nga siya ni Allah, ngunit, sasabihin niya sa mga tao, amiltul barihata kada wa kada wa kadabata yasturuhu rabbu wa yusbih yakshifu sitarallahi an. Nakakatakot ang hadith na ito. Sa gabi, gumawa ng kasalanan at sa umaga, pinagtakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit siya, ipinagmamalaki niya sa mga tao, kinukwento niya sa mga tao ang mga nagawa niyang kasalanan. Kapatid na Muslim, kapag ikaw ay pinagtakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala, particular ang mga nakaraang kasalanan, hindi mo na ito kailangan ipagsabi. Pinagtakpan ka ng iyong Panginoon, pagkatapos ipagsasabi mo. Malinaw ang hadith na ito. Sabi sa hadith, وَيُسْبِحْ يَكْ وَقَدَبَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّ. Natulog ang lalaking ito sa gabi, pinagtakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, gumawa siya ng kasalanan ngayon, pagsuway, pinagtakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, natulog siya na hindi nalaman ng mga taong kanyang ginawang kasalanan, ngunit sa umaga, ipinagkakalat niya, ipinagmamalaki niya ang kanyang kasalanan. Tinago siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinagtakpan siya ni Allah, ngunit siya, hinahayag niya, kumbaga ipinagmamalaki niya ang kasalanan ng kanyang ginawa. Tinatanggal niya ang harang na itinakip sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, kung gusto mong patawarin ni Allah ang iyong kasalanan, una magbalik loob ka sa kanya ng tama, ng tapat, ng wagas na pagbabalik loob, at ang mga nagawa mong kasalanan, huwag na huwag mo itong ipagmamalaki, huwag na huwag mo itong ikukwento. Malino ang hadith na ito. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang sabi niya,
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. Ayon sa pinakamalapit itong kaulugan, isinumpa ang sabi ni Allah. Kung ayaw mong masumpa, ayaw mong sumpain dito sa mundo at sa kabilang buhay, iwasan natin ang ganitong katangian. Sila na mga, sino mga sinumpa? Sila na mga nagtakwil ng pananampalataya, hindi naniwala sa kapahayagan ni Allah at sa mensahe ng kanyang sugo. Min bani Israel, isinumpa silang mga nagtakwil ng pananampalataya mula sa angkan ni Israel sa pag sila na mayroong kapahayagan mula kay Propeta Dawud at Propeta Isa alayhi salam na anak ni Maria. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sa kanilang mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanilang pagmamalaki yung lantarang paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin, nagmamalaki sila, mayabang sila sa kanilang mga kasalanan. Kapag gumagawa sila ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nakakaramdam ng lungkot. Bagkus proud pa sila. Parang normal lamang sa kanila yung kasalanan. Ito, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, sapagkat sila ay hindi anya nagbabawal ng mga kasalanan kanilang ginagawa. Labi sa ma kanu yaf'alun. Ito ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasama ng pag-uugali ng mga tao na yon na marapat sa kanila ang sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, mga magulang at mga kababayan, kung gusto mong patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kasalanan, mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Hindi natin nalalaman, baka yung ginagawa natin, pinagtakpan na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit pinagmamalaki naman natin ang ating nagawa kasalanan. Itinago na nga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kasalanan, ngunit ibinabalita pa natin sa iba. Pagkatapos tayong pagtakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan, bakit mo ipagmamalaki? Bakit mo ikukwento sa iba ang iyong nagawang kasalanan? Malinaw ang hadith, lahat ng tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng naniwala sa mensahe ng Diyos, papatawarin sila. Maliban sa mga taong gumagawa ng hayag na kasalanan at ipinagmamalaki ang kanilang mga kasalanan, ikinukwento sa mga tao. At may kaakibat pa itong sumpa. Yung mga taong gumagawa ng kasalanan na sama-sama, may kasalanan na mayroong kasalanan sa harapan mo na hindi mo pinipigilan. Normal lamang sa'yo. Ano? Halimbawa, nito yung pag-inom ng alak, yung panonood ng haram, yung pakikinig ng haram, o yung paninigarilyo na lamang, hindi ka nagbabawal. Normal lamang sa'yo. Sinasabayan mo pa sila, sinasamahan mo pa sila, masaya ka para sa kapatid mo. Tayo ay susumpain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kanu la yatanahaw na among karim fa'along, sabi ni Allah, sapagkat sila ay hindi nagbabawal ng mga kasamaan na kanilang ginagawa. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa Islam, nawa ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong katangian, yung mga tao na kapag nasa harap ng mga Muslim, sila ay mananampalataya kay Allah. At kapag sila ay nag-iisa, gumagawa ng mga ipinagbabawal. Gumagawa ng mga haram. Sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nag-iisa na sila, hindi na sila sumusunod sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo tayo naman sa ganitong katangian. Ito yung katangian ng mga munafik. At yung katangian naman ng mga mahihinang Muslim, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa sila ay gabayan at patatagin ang kanilang pananampalataya. Na kung saan, kapag sila ay gumagawa ng kasalanan, ipinagmamalaki pa nila, ikinukwento pa nila sa iba. At ilayo rin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na hindi nagbabawal ng kasamaan. Hindi nagbabawal ng kasamaan. Meron akong babanggit sa inyo na nabanggit sa athar, ano po, isa sa mga kwento na kasabihan. Ang sabi rito, ang kasalanan, kapag ang tao ay natakot sa paggawa ng kasalanan, ano po, ibig sabihin, natakot siya. Pero gumagawa siya ng kasalanan na palihim. Hindi mapapahamak ang nakakarami. Ang mapapahamak lamang siya. Yung gumagawa ng kasalanan na palihim. Siya lamang yung napapahamak. Ibig sabihin, humihina yung iman niya. Nagiging malungkot siya. Sumisikip yung dibdib niya sa kasalanan na kanyang ginagawa. Sapagkat ang kasalanan, mga kapatid, mayroon itong epekto sa buhay ng isang tao. Ano ito? Yung paninikip ng dibdib. Hindi siya masaya. Masikip ang kanyang dibdib. Bagamat mayaman siya, maluwag ang kanyang buhay, ang kanyang kayamanan, may ari-arian siya,
popular na tao siya, sabihin natin na kilalang negosyante siya, ngunit masigip ang kanyang dibdib. Dahil saan? Dahil sa mga kasalanan na kanyang ginagawa. Hindi mapapahamak ang mga tao maliban na lamang sa gumagawa ng kasalanan. Ngunit kapag ang kasalanan ay hayag na, ibig sabihin, lantaran na yung paggawa ng kasalanan at walang nagbabawal, ang mapapahamak dito yung mga tao. Yung mga tao, lahat ng tao ang mapahamak na yung mga nakapaligid sa kanila. Bakit? Kasi hindi sila nagbabawal ng kasamaan. Katulad sa nabanggit nating talata kanina. Sinabi rin ni Allah sa banal na Quran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Matakot kayo, ang sabi ni Allah, sa pagsubok, sa parusa ni Allah, na ang parusa na ito ay espesyal lamang sa mga tao at kayo ay madadamay. Bakit sila nadamay? Dahil hindi sila nagbabawal ng masama at hindi nag-uutos ng mabuti. Kapag ang isang Muslim ay naging tahimik lamang sa mga haram na nakapaligid sa kanya, siya ay madadamay din sa parusa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga nasyon na nauna sa atin. Kahit sa panahon pangkasalukuyan, yung nangyari sa Indonesia, alimbawa yung tsunami roon, yung nakaraan, yung mga nakaraang taon din, bakit ang mga Muslim namatay samantalang lugar ng mga Muslim yun? Ang sabi ng isang sheikh, pumunta roon mismo si Sheikh Khalid al-Rashid, sabi niya, sapagkat yung zina, talamak doon. Ano yung zina? Ito yung adultery o yung pakikiapid, pakikipagtalik sa hindi asawa, lantaran doon. Wala nag-uutos ng mabuti at wala nagbabawal ng masama. Kumbaga nakikita ng mga Muslim yung zina, lugar ng mga Muslim yun. Wala nagbabawal. Yung alak nakikita nila pero wala nagbabawal. Ano yung resulta? Pati sila nadamay. Nadamay yung mga maubuting tao rin. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I-share po natin ang video na ito at inshallah at tabayanan lamang po natin yung mga susunod nating lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.